lang. Di umubra. Yo, what's up mga idol? Kamusta kayo? No? Gagawin natin ngayon. Kakabit natin tong half shifter na Apido sa Rider 150 natin. Madali lang naman to mga idol. Plug and play lang naman to. So, since di ko pa natanggal tong sprocket, di ko pa naikabit. Kasi di ko matanggal tong tornilyo na to. So, manghihiram pa ako ng tools dun sa tropa. So, since maaga pa, sobrang init pa. Nakatamad magmotor palabas. So, nakikita nyo, sobrang tirik ng araw. Kaya ang gagawin natin ngayon, kakabit na lang muna natin tong shifter natin para mamaya paghapon na, yun na lang ang puproblemahin natin, yung sprocket. So, madali lang naman to mga idol, kahit sino. Kain-kaya nyo nang gawin, kahit di nyo na kailangan pumunta pa sa ano, mekaniko, kain-kaya nyo na to mga idol. Kasi plug and play lang naman itong mga ganito, hindi naman conversion. So tatanggalin nyo lang itong dalawang tornilyo na to. Tanggal na yan. Dalawang tornilyo lang naman ang tatanggalin nyo dyan. Ito. Ikakabit natin itong Apido half shifter. Bago natin ikabit ito rito, assemblein muna natin itong apakan nya. May kasama na rin naman siyang tornilyo. Kasama na itong tornilyo na to. Pasok nyo lang dyan. Tapos lagay lang kayo ng washer. Tapos yung spacer nya. Ayan. Tapos washer ulit. Lagay ulit tayo ng washer. Pang gear, ano nya, gear shifter nya. Tapos, lagay ulit tayo ng washer. Tapos, ito ng step nut niya. Ganun lang kadali mga idol. Kahit sino, kayang-kaya to. Kahit newbie ka lang, kayang-kaya na to. Ayan, kakamain mo lang yan, ganyan. Tapos, higpitan mo na. So ayun, na-assemble na natin to. Kakabit na lang natin dito sa body niya. Dalawang tornilyo lang naman to. So tatapat nyo lang dyan. Basta pang rider lang bilhin yung mga idol para wala nang conversion. Kasi kaya lang naman mahirap ikabitan yung... Kaya lang naman mahirap ikabit to. Pag hindi pang rider. Kasi syempre, ibabutas nun eh. Magko-convert ka talaga. Ito, pang radar talaga. Kaya pag bibili kayo ng pyesa, kung anong model, yun yung bilin nyo. Pag wala, mahirapan kayo pag-conversion. So ito, plug and play lang to mga idol. Ayan, higpitan nyo lang maigi. Para hindi ma lumuwag kaka-vibrate. Okay na, mahigpit na. Tapos, itong gamit ko pa rin yung sa stock na arm. So, lalagay nyo lang dyan. Ayan, okay na yan mga idol. Ganun lang kadaling ikabit yan. No? Tapos, ito, adjust nyo na lang itong rod nya. Kung tataas, kung nabababaan kayo o natataasan. So, ayan. So, ito lang naman. Adjust nyo lang to rito. Ikot-ikutin nyo lang para matansya nyo yung lalim nung cambio. So, yun lang mga idol, no? So, kabi yung kabila naman. Ayan siya. So, ayan siya, no? Ikabit na. Ganun lang kadaling ikabit. So, ito naman. Kanan yung ikabit natin, no? Ganun din naman. Dali lang. So, tanggalin nyo lang din. Ito. Tapos itong pareno niya, tanggalin natin to.
Dukutin lang natin tong lock nung preno niya. Yung arm ng preno. So ayan, natanggal na natin. Tanggalin natin tong lock. Sinugot na natin to. Ay, ito pa pala. Yung master ano. Okay, natanggal na natin. Din yan. Okay. Tanggal na natin to. Medyo matrabaho rito sa kabila, no? Sa bilang side. Kasi sa kabila kasi nakadali lang. Natanggal na natin tong yung stock putres natin. So, ito naman yung assembly natin, no? Para maikabit na natin to doon. Dito. So, ganun ulit. Washer, tapos yung spacer. Washer ulit. Tapos itong arm niya sa preno. Tapos washer. Tapos itong putres niya. Yan. Okay. Huwag muna nating higpitan. Ano muna natin kung sakto ba sa preno niya. Pindang natin yung stock na tornilyo. Gamit lang natin yung stock. Ganun din, dalawang tornilyo lang naman to. Ganun lang siya kadaling ikabit. Plug and play lang siya mga idol. Kaya di tayo mahihirapan. So ayan, ganyan siya, no? Tapos yung preno natin. Hanapin natin ang pwesto. Lang. Di umubra. Kailangan natin tanggalin tong ano, yung hose niya. So sakto lang kasi meron tayong pamalit na hose. Or baka dito natin idaan. Wait lang. Di siya abot. Di siya abot mga idol yung hose. Sakto may bumili tayo ng hose. Mapapalitan na lang natin talaga tong hose na to. Dahil di kasha yung hose niya, diretso na natin palitan ng SPS hose. So ito. Ito na yung ipapalit natin. Dito pa ganyan. Madilim sa loob eh. Okay, so kabit na natin tong SPS hose. Tanggalin na natin tong stock. Ito pa rin yung banjo bolt na gagamitin natin. Dahil hindi tayo nakabili ng yayamanin banjo bolt. Mahal din po kasi yun mga idol. Mahal din kasi yun mga idol. Nasa 150 rin yata isa. Halimutan ko yung bumili ako dun sa pangharap. Ang tama, mga 150 yata isa nun. So ito dalawa, kaya 300 din yun. Okay, wala tayong ano. Tipid racing tayo, kaya stock lang muna. Tapos ito namang sa harap na.
Okay, kabit na natin yung shifter. Ito na mga idol, na ikabit na natin ano. Bali, di ko na na-videohan nung habang kinakabit to kasi medyo natagalan ako rito sa part na to. Kasi tumatama ka siya rito. Ngayon ang ginawa ko, pinutulang ko na lang yung ano rito, yung rod niya kasi mahaba, hindi papasok yung bracket na ito dito, yung tornilyo niya para ma-push yung pump. So, tapos ito, tumatama rito, yun yung problema natin. Dapat pala ang ginawa ko, ito kasi ginawa ko na rito ng, naglagay ako ng spacer para lumabas to. Ang problema lang, di ako nakapaglagay ng spacer dito. So dapat maglagay ako ng spacer dito para ito, itong pump, dumikit pa rito sa chassis niya. Nang sa ganon, etong rod dito, hindi tatama rito sa side na to. Papasok siya rito. Pero okay naman. Ayan, nakikita nyo. Okay naman, medyo nakalis lang siya ng konti. Pero okay naman yung ano niya, pumping niya. Nagpa-pump naman siya ng normal. So, kumakapit naman siya. Pero pag nagkaroon ako ulit ng time at nakabili ako ng pang spacer, i-adjust ko na lang siya. Idol, okay naman ano, makapit naman yung ano natin. So kita nyo naman, nag drip sya, makaba ng drip nyo dun pa lang. Ayan, kaya yung mga sinasabi ng iba na pag nagpalit ka ng shifter ay hihina yung preno, maling paniniwala po yun mga idol, kasi naka disc brake na yung likod natin eh, yung Raider talaga naka disc brake. So kahit i-shifter nyo siya, hindi magbabago yung grip ng preno niya. Maliban na lang kung mali yung pagkakablid natin, yung hindi maganda yung pagkakablid, talagang hihina ang preno. Pero kung tama naman yung bleeding natin, hindi magbabago yung preno niya. So yun lang mga idol, linawin lang natin para dun sa mga newbie, mali po yung ganong paniniwala. So nangyayari lang talaga yung hihina ang preno mo pag nagpalit ka ng shifter, pag naka drum brake yung ligodan mo. Kasi iba na yung ano nun mga idol, iba yung tulak ng shifter kesa dun sa stock na preno pag naka drum brake ka. Kasi ito hydraulic na to mga idol, konting tulak lang nung pump, kakapit na yan. Hindi ka mukha nung ano, drum brake, kailangan ng puwersa yon mga idol para mas matulak mo yung brake shoe nun para kumapit. So yun lang mga idol ano. Sana may naibahagi ako sa inyo kaunting kaalaman no. So ganun lang, share lang ng mga nalalaman tungkol sa motor para lahat tayo happy.